Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas inakusa ng China na nanutok daw ng baril sa mga miyembro ng China Coast Guard. Ayon sa China, ang mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre LS-57 ay armado ng mga baril. Naglabas ng video ang China bilang kanilang patunay daw sa nasabing insidente. Ang tanong ng mga Pilipino, totoo ba ang mga akusasyon ng China o gumagawa lang sila ng kwento? Matapos nating makita ang video, wala naman tayong namataan o nakitang sundalong Pilipinong nanutok ng baril sa China Coast Guard. Isang Chinese professor, walang preno-preno sa kanyang mga tanong sa Defense Minister ng China. You argue that you are against nuclear proliferation and you want a nuclear-free Asia, yet your country continues to support Kim Jong-un's nuclear state. And you also work very closely with Russia. Finally, you argue that you are for the freedom of navigation, and yet you are threatening ASEAN states, including the Philippines, every single day. Secretary Austin, napabilib sa mga talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. You know, President Marcos spoke eloquently last night about the rule of law in the South China Sea. And he's right. Every country, large or small, has the right to enjoy its own maritime resources and to freely sail and operate wherever international law allows. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Sinabi ng Chinese state media noong Linggo na ang mga tauhan ng isang barko ng Pilipinas ay nanutok ng baril sa Coast Guard ng China sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea o West Philippine Sea noong nakarang buwan. Posibleng ang tinutukoy ng China ay ang mga marines na nakadestino sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Pero ang tanong nating mga Pilipino, una, totoo bang tinutukan ng baril ng mga sundalong Pilipino ang miyembro ng Chinese Coast Guard? Pangalawa, ano naman kaya ang posibleng dahilan o rason bakit ito gagawin ng mga sundalong Pilipino sa Chinese Coast Guard? Alam naman natin na hindi gagawa ng anumang maagresibong hakbang ang mga Pilipinong sundalo dahil yan ang isa sa mga mandato ng gobyerno ng Pilipinas ang panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Ayon sa China, hindi bababa sa 2 tauhan ng barko ng Pilipinas ang nakatayo sa deck ng barko malapit sa shoal ay may dalang mga baril at itinutok sa direksyon ng Coast Guard ng China, sinabi ng CCTV sa isang post sa social media. Ayon sa inilabas na maikling video ng China, nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng resupply mission ang Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Kita sa maikling video na inihulog ng isang eroplano ng Pilipinas ang supply para sa mga sundalong Pilipino. Nangyari ang pag-airdrop noong 19 ng Mayo ng taong ito. Ang nakapagtataka, bakit nandoon malapit sa barko ng Pilipinas ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard? Ano ang kanilang motibo at ginawa nila ito? Kita sa video na hinaharas ng isang rigid hull inflatable boat sakay ng 4 na Chinese Coast Guard ang 2 rigid hull inflatable boat ng mga sundalong Pilipino malapit sa BRP Sierra Madre LS-57. Ayon sa inilabas na impormasyon ng News5, inagaw pa ng Chinese Coast Guard ang supply ng Pilipinas at itinapon sa dagat ang mga pagkain na dapat sana ay para sa mga Pilipinong sundalo. Dito makikita na 2 sa mga sundalong Pilipino na sakay ng barko ng Pilipinas ang naka-alerto at sinasaway ang ginagawang pangingialam at pangaharas ng malapitan ng China Coast Guard. Dagdag pa dito ang baril na hawak ng isang Philippine Marine. Habang tinuturo nito ang kanyang kamay ay nakatutok pa ibaba. Wala tayong nakita ang sundalo ng Pilipinas na nanutok ng baril sa Chinese Coast Guard. Natural lang na armado, naka-alerto at nagbabantay ang mga sundalong Pilipino dahil ilang metro na lang ang layo ng miyembro ng mga Chinese Coast Guard sa outpost ng Pilipinas. Ang sinasabi ng China na tinutukan ng mga sundalo ng Pilipinas ang miyembro nila ay isa na namang kasinungalingan. Kahit na ganun kalapit ang China Coast Guard at ang kanilang pangingialam sa airdrop resupply mission, naging professional pa rin ang mga sundalong Pilipino. Muling ipinakita ng China sa mundo na talo sila ng Pilipinas pagdating sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa totoong nangyayari sa South China Sea o West Philippine Sea. Hindi kailanman maluloko ng China ang mga Pilipino at ang buong mundo. Bilang patunay na hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng China, panoorin ang ginawang pagtanong ng isang profesor mula sa South Korea sa Defense Minister ng China. Let me start with Chung Min Lee from Korea. Thank you, Minister, for your speech and your overview of Asian security. My question to you, sir, is this. You say that China does everything correct for security and defense in this region, but many in this country, in this region, think that what you do is exactly the opposite. You argue that China is against cyber attacks,
Yet your companies, such as Aisun or Anshun, data leakage has revealed consistent attacks against all Asian countries, including all ASEAN governments. You argue that you are against nuclear proliferation and you want a nuclear-free Asia, yet your country continues to support Kim Jong-un's nuclear state. And you also work very closely with Russia. Finally, you argue that you are for the freedom of navigation, and yet you are threatening ASEAN states, including the Philippines, every single day. And you claim the South China Sea is basically all Chinese. So how can we trust you when your words and your actions are totally opposite? Thank you. Secretary ng US Department of Defense, kinilala ang matapang na mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. You know, President Marcos spoke eloquently last night about the rule of law in the South China Sea. And he's right. Every country, large or small, has the right to enjoy its own maritime resources and to freely sail and operate wherever international law allows. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. The United States is deeply committed to the Indo-Pacific. We are all in, and we're not going anywhere. As President Biden has said, for decades, America's enduring commitment to the region has been a springboard that's enabled transformative growth, ensured the open flow of commerce, the security and prosperity of this region, remains the core organizing principle of U.S. national security policy. So let me be clear. The United States can be secure only if Asia is secure. And that's why the United States has long maintained our presence in this region. It remains the most capable fighting force on Earth. With the support of Congress, this administration has delivered major funding every year to keep it that way. And we've consistently linked our investments to our strategy. And I am proud that over the past 3 years, the United States has devoted historic amounts of resources towards maintaining peace, stability, and deterrence in the Indo-Pacific. With Japan, we're developing a glide phase interceptor to counter hypersonic threats. With India, we've made historic progress on co-producing fighter jet engines and armored vehicles. Across Southeast Asia, we're using new technology and training to uphold freedom of navigation in the South China Sea. And that includes working closely with our allies in the Philippines to field maritime defensive capabilities and expanding maritime domain awareness across the region. Laban Pinas.